Kung walang oxygen o hangin, walang mabubuhay na anuman sa daigdig. Alam natin yan, kaibigan. Pero alam ba natin na dahil sa oxygen sa loob ng ating katawan, nakakayanan ang katawan natin na gamutin ang sarili, anuman ang sakit natin? May susi sa prosesong ito. Kailangan sapat na oxygen ang makarating sa cellular level. Kung hindi ba ipaparating ang oxygen sa cells at tissues, hindi magagamot ng katawan ang sarili nito. May kasabihan tayo na weeks na hindi ka kakain, mabubuhay ka. Days na hindi ka kakain ay mag-inom ng tubig, ay mabubuhay ka pa rin. Pero minuto o segundo, wala ka oxygenated blood sa body mo, lalo sa cells mo, ay madali ka mamatay. So, ang pinakamahusay nito ay ito, correct the imbalances of their potassium, hydrogen, the pH level. So, you must bring up the alkalinity in giving up nourishment and oxygenated blood to your cells. Ang ating healthy cells ay kailangan ng oxygen. Yun ang tinatawag na aerobic cells. Pag marami kang toxins, waste, cancer cells, mga lason sa ating katawan po, infections, bacterial, or viruses po, ang iyong cells ay anaerobic. Ang tubig ay walang bagay sa ibabaw ng lupa ang nakakaapekto sa atin katulad ng nagagawa ng tubig. Ang tubig ay napakahalaga, anupat ang buhay ay imposibleng umiral kung wala ito. Tinatayang ang katawan ng tao ay binubuo ng mga 70% tubig. Alam ba ninyo na ang dugo ng tao ay may taglay na 72% tubig? Ang ating baga ay binubuo ng halos 90% tubig. At ang utak ng tao ay nagtataglay ng 75% tubig, maging ang ating mga buto ay binubuo ng 22% tubig. Ang ating mga katawan ay binubuo ng bilyong-bilyong mga selula na nagsisilbing tulad ng mga imbaka ng tubig. Nagtataka ka ba kung bakit puno ng tubig ang ating mga katawan? Dahil ang ating mga selula, tissues at organ ay nangangailangan ng tubig upang gumana ng wasto na ilalabas ng tubig ang mga dumi ng ating katawan at nakapaglalaan din ang kinakailangang sustansya. Ganito ang sabi ni Dr. Alexis Carrel, isang Nobel Prize winner. Ang selula ay immortal. Tanging ang likido na kanyang kinaroroonan ang nasisira. Palagi ang palitan ang likidong ito, bigyan ng selula ng kinakailangang nutrisyon at sa ating pagkakaalam, ang pintig ng buhay ay magpapatuloy magpakailanman. Dahil ang tubig ay gumaganap ng napakahalagang papel sa bawat bahagi ng ating katawan, napakahalaga na paglaanan natin ito ng nagbibigay buhay na tubig. Subalit, hindi lahat ng tubig ay magkakatulad. Di sapat na ito ay mukhang malinis, amoy malinis, at lasang malinis. Ayon sa pagsusuri, ang karaniwang tubig gripo ay nagtataglay ng mga natunaw na bagay na mapanganib sa ating mga katawan. May mga pagkakataon pa na nasumpungan sa karaniwang tubig gripo ang mga bakterya at viruses, gayon din ang mga nakalalasong kemikal. Ang pagpapakulo ng inuming tubig gripo ay maaaring pumatay sa bakterya, subalit hindi nito naaalis ang mga natunaw na bagay sa tubig. Hindi rin ito epektibo laban sa mga kemikal na nasa tubig. Sa ngayon, marami ng iba't ibang alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nariyan ang distilled water, purified water, spring water, mineral water, at ionized water. Subalit ang mga ito nga ba ang pinakamagandang mapagkukunan ng inuming tubig? Maaaring ang mga klase ng tubig na ito ay malinis. Subalit, hindi lahat ng malinis na tubig ay nakapagpapalusog ng ating mga katawan. Kunin nating halimbawa ang distilled water. Ito ay dumaan sa proseso ng distilasyon at di may pagkakaila na ginagawa nitong malinis ang tubig. Subalit, sa pagdaan sa proseso ng distilasyon, natatanggal din pati ang mga mineral na nasa tubig. Dahilan dito, ang tubig ay nagiging patay na tubig, wika nga. Ang purified water at reverse osmosis water ay malinis na tubig. Subalit, habang dumadaan ang tubig sa proseso ng pagsasala, naaalis din ito pati ang mga mineral na nasa tubig. At tulad ng distilled water, pareho silang acidic water. Ang spring water, mineral water, ionized water at alkaline water
ay malinis na tubig na nagtataglay ng mga mineral. Subalit, ang mga mineral na taglay nito ay hindi naisaayos sa tamang antas na kailangan ng katawan. Ang sobrang mineral sa tubig ay nakapipinsala din sa katawan. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang mga ordinaryong tubig na ito ay mayroong malalaking kumpul ng molekula na siyang dahilan kung bakit nahihirapan silang makapasok sa selula ng ating katawan. Nakakaramdam ka ba ng pagbigat ng iyong tiyan sa tuwing umiinom ka ng mga ordinaryong tubig na ito? Yan ay dahil sa mga ordinaryong tubig na iyong iniinom ay nananatili lamang sa iyong sikmura dahil malalaki ang kumpul ng kanilang molekula. Mayroong isa pang uri ng inuming tubig ang napatunayang nakapagpapalusog ng ating katawan. Kami ay nagagalak na ipakilala sa inyo ang Oxygenated Pie Water. Ang pag-inom ng Oxygenated Pie Water ay ang pinakamabisang nakapagpapalusog na inuming tubig na matatagpuan ngayon. Narito ang ilan sa mga dahilan. Di tulad ng ordinaryong tubig na mabibili sa ngayon, ang Oxygenated Pie Water ay nagtataglay ng ligtas na antas ng nakapagpapagaling na mga mineral na kailangan ng katawan. Gaano kahalaga ito? Ang ating mga katawan ay lumilikha ng mga asido sa sikmura dulot ng proseso ng metabolismo. Ang di malusog na pumumuhay, di tamang pagkain, pollution at stress ay ilan lamang sa mga dahilan na nagpapangyaring higit na tumaas ang antas ng acidity ng ating katawan. May masama ba sa pagkakaroon ng mataas na antas ng acidity sa katawan? Ayon kay Dr. Arthur Guyton, isa sa mga kinikilalang doktor sa medisina, ay nagsabi ng ganito sa kanyang aklat na pinamagatang Medical Physiology. Napakahalagang mapanatili ang mga likido ng ating katawan na alkaline upang gumana ng wasto ang lahat ng bahagi ng ating katawan. Kung ang ating dugo ay magiging acidic kahit na kaunti lamang, agad tayong mamamatay. Kaya't ang katawan ay gumagawa ng paraan sa pamamagitan ng pagkuha ng mga mineral sa ating mga buto para mapanatili ang antas ng alkaline sa ating mga katawan. Ang nakapagpapalusog ng mga mineral na alkaline ay kailangan upang balansehin ang antas ng acidity ng ating mga katawan. Subalit, ang katawan ay walang kakayahan na lumikha ng mga mineral. Ito ay makukuha natin sa mga pagkain. Kung ang katawan ay kinukulang ng nakapagpapalusog ng mga mineral, ito ay agad nakukuha ng mga mineral sa ating mga buto para mapanatili ang tamang antas ng pH ng ating katawan. Ang nagliligtas buhay na prosesong ito ng katawan ay kadalasang nagdudulot ng ibang mga karamdaman tulad ng rickets, osteoporosis, at zinc mineral deficiency. Paglaanan ang iyong katawan ng kinakailangang nakapagpapalusog ng mga mineral. Uminom ng Oxygenated Pie Water. Ayon sa National Science Research Institute sa University of the Philippines, Diliman, ang Oxygenated Pie Water ay nagtataglay ng tamang antas ng nakapagpapalusog ng mga mineral tulad ng calcium, magnesium, potassium, chromium, iron, selenium, zinc, at marami pang iba na kailangan ng ating katawan. Dahil sa taglay nitong nakapagpapagaling ng mga mineral, ang Oxygenated Pie Water ay naging isang tubig na nagtataglay ng mababang antas ng alkalinity na mabisang makapagbabalanse sa antas ng acidity ng ating katawan. Panoorin kung paanong ang Oxygenated Pie Water ay maaaring makatulong sa ating kalusugan. Ito yung pH test ng iba-ibang klaseng inumin. Meron ditong soft drinks, dalawang klaseng distilled water, and yung huli ay yung ating super pie water. Now, I have here a liquid litmus test na siyang magdedetermine ng acidity or alkalinity ng fluid. So, I will put small amounts of the different kinds of fluids sa baso. Now, lalagyan natin siya ng few drops ng liquid litmus. At obserbahan natin ang magiging change sa kulay ng fluid.
usually, kung ang fluid ay acidic, ang magiging color result niya ay yellow. At kung ito ay alkaline, magiging bluish. So, we can see that the Super Pi water, which is the water that we are introducing, ay naging blue siya. But all the rest ay yellowish. It is said that Pi water can neutralize. Pwede niyang i-balance ang acidity. Dahil nga siya ay living water, sinusubukan kong gawing maging blue ang soft drinks. Pero siguro makikita ninyo na hindi siya nagiging blue. So, ibig sabihin na ang soft drinks ay masyadong mababa ang kanyang pH. At ito ay napaka-acidic. Pero ang Pi water na alkaline, ang pH niya ay halos kapareho ng pH ng ating katawan. At ito ay nakakabuti. Yung word na Pi is Greek word yon na ang ibig sabihin nun ay life. So, nire-represent niya yung character ng water na nagbibigay siya ng buhay. So, it represents the water that the Super Pi water is life-giving. Ito ay na-discovered sa Japan 30 years ago by an agricultural scientist, Dr. Yamashita Soji. Ito ay na-discovered during his research na naghahanap siya ng magandang tubig para sa plants upang ito ay madaling lumago. Now, ay nasumpungan niya yung water lily. And he found out na itong water lily ay kakaiba sa mga ibang halaman dahil siya ay may kakayanan na kahit siya ay nasa mga maruruming tubig, ay nagagawa niyang palinisin yung tubig, maging ma-convert niya ito into living water. Ang loob ng stem nito ay mayroong sariwang tubig na ang tawag noon ay Pi water. Ito ang pinagbasihan niya sa system ng Ultra Pi na yung Pi ceramic. Ang Pi ceramic ay isang special na ceramic na 2 cm balls na nakikita dyan sa ating filter system. Pero ang kaibahan nito sa ordinary ceramic ay meron tong kakayahan na mag-absorb ng mga ng toxins at tanggalin niya yung mga toxins sa tubig para ito ay maging fresh living water. Super Pi water ay siya lang ang tubig na nakakatanggal ng environmental contaminants by 99.9% to 100%. Ang Pi water ay may small clusters dahil ang Pi ceramic, kapag dumaan ang tubig doon, ay kinakap niya ang water molecules from big cluster to small clusters. Also, ang purifier natin ay may mga coral sand na nagpo-provide ng healthy trace minerals na kailangan ng ating cells like calcium, magnesium, potassium, and all the other healthy minerals. And because of the small clusters, ang Pi water ay nagkakaroon ng high oxygen content. So it becomes a oxygen-rich water. Another added feature sa Ultra Pi system na kakaiba sa ibang water purifier ay ang tubig na nanggagamitan ay highly energized. Because the Pi ceramic has high energy na napipick up ng water molecules. Dahil sa small clusters nga siya at mataas ang oxygen content, nagpe-prevent siya ng growth ng bad bacteria sa body. And it promotes, nagpo-promote siya ng good bacterial flora in the body. So, nababalance niya, nag-check and balance niya ang growth ng bad bacteria. So, it promotes a healthy environment for the bacterial flora. Also, dahil alkaline yung pH ng Pi water, it can control the pH balance ng ating body, especially the blood. Ang isa pang dahilan kung bakit ang oxygenated Pi water ang pinakamabisang ito ay dahilan sa kanyang maliliit na kumpol ng molekula ng tubig. Ang ordinaryong tubig na karaniwang nabibili sa ngayon ay nagtataglay ng malalaking kumpol ng molekula ng tubig. At ito ang nagdudulot ng mabigat na pakiramdam sa tiyan kapag umiinom ka ng ordinaryong tubig. Ang malalaking kumpol ng molekula nito ay mahihirapang makapasok sa ating mga selula ng katawan. Sa kabilang panig, ang oxygenated Pi water ay nagtataglay ng maliliit na kumpol ng molekula
na may sukat ng 51 hanggang 53 Hz. Dahil sa maliliit na sukat na ito, naging madali sa kanila na makapasok sa selula ng ating katawan. Ginagawa nitong makapasok ang mga maliliit na kumpol ng molekula ng tubig sa ating mga selula. Sa gayon ay nakapaghahatid ito ng mga sustansya at nutrisyon anupat nagiging malusog ang ating mga katawan. Isang tunay na tagapagpalakas ng ating mga selula. At dahil sa ang mga maliliit na kumpol ng tubig na ito ay malayang nakakapasok sa loob ng ating mga selula, mabilis na nalilinis at natatanggal nito ang mga dumi sa ating katawan. Kaya't ito rin ay isang mabisang tagapaglinis ng selula. Ang maliliit na kumpol ng molekula ng tubig ay nakapaglalaan din ng karagdagang oksiheno sa ating mga selula. Napatataas nito ng mga 38% ang antas ng oksiheno sa ating mga selula. Isa pa, napapanatili din ito ang tamang pakikipag-ugnayan sa ibang selula ng katawan at nagagawa itong maging mga aktibong selula. Oxygenated pie water ay nakakatulong sa mga taong may cancer, arthritis, hyperacidity, obesity, cardiovascular disease, kidney disease, asthma, stroke patients, prostate cancer, diabetes, tumors, at marami pang iba. Bagaman ang oxygenated pie water ay hindi isang gamot, ang prestigyosong National Consumer Award ay ginawaran tayo ng Best Medicinal Water Award noong 2005. Kung ikaw ay umiinom ng gamot, ginagawa ng oxygenated pie water na maging mabilis ang epekto nito at ginagawa din itong madaling matunaw ng iyong katawan. At kung ikaw naman ay walang sakit, marami kang dahilan para uminom ng oxygenated pie water. Nakagagalak, narito na ang oxygenated pie water, ang tamang solusyon upang ating mapanatili ang wastong antas ng tubig sa ating katawan. Ito'y mahusay na tagapagbalanse ng acidity ng katawan. Ito'y mabilis na tinatanggap ng ating katawan. Nakakapasok sa loob ng ating mga selula dahil sa kanyang maliliit na kumpol ng molekula. Pinananatili ang wastong antas ng likido sa katawan. Nagbibigay ito ng enerhiya sa ating katawan at isang tunay na tagapagpalakas ng ating mga selula. Mabisa din itong tinatanggal ang mga dumi sa katawan, kaya't ito ay isang mabisang tagapaglinis. Pinatataas ang kakayahan ng selula na magdala ng oksiheno. Pinalalakas ang enerhiya sa ating katawan at maging ang ating resistensya. Paglaanan ang ating katawan ng nagbibigay buhay na tubig. Uminom ng oxygenated pie water.